God. Sige. Sir Melvin, kailan po ba ang final drills? The final drills will be on March 9 to 11. That will be 3 days. Kasi po hindi ko kayang tapusin yan in 2 days ko. Ginawa ko na lang 3. Simulan natin. Again, good evening, professional education tayo. By the way, professional education, kapag sinasabi nating Prof. Ed, ang atin pong isaisip dito ay hindi siya masyadong dito, memorization. No? Ang dapat mong isaisip sa Prof. Ed is walang lalabas sa lahat ng mga naaral mo. Okay? Mas mabuting ganito. Okay? Again, sa Prof. Ed, walang lalabas word for word sa mga naaral mo. Okay? Para at least hindi ka mag-expect pagdating ng board examination. Eh kung may lalabas, edi mas maganda, di ba? Pero kapag wala, huwag mong pilitin. Gamitin mo ang utak. Okay? So this time around, we will try to hone your thinking skills. Especially the critical thinking skills na gagamitin ninyo this board examination. Dahil we are so uncertain sa lalabas this March 19. Nobody knows. But isa lamang po ang kaya naming ituro paano sagutin ang tanong na hindi mo alam. Okay? Again, isa lamang po ang pwede naming ituro paano sagutin ang mga katanungan na hindi natin alam. Kasi po walang nakakaalam kung ano yung itatanong nila on March 19. At huwag kang maniwala sa leakage. Tandaan mo, ang utak ang puhunan mo rito. Okay? So just try your best to answer the questions na hindi mo alam. At kapag ka ang tanong, alam mo, ay huwag mong imali yung pag-shade mo. Dahil tama ka na nga doon, naging pabaya ka pa sa pag-shade. So again, kapag alam mo ang isang katanungan, you should get it correctly, shade it correctly, be sure about it. Kasi po yung mga katanungan na hindi mo alam, doon tayo magkakatalo kung magta-top or you will pass or you will fail. Okay? So maaaring ang isang item ay magpapatap sa'yo, maaaring ang isang item ay magpapabagsak sa'yo. So you are always down with two choices sa mga item na sasagutan mo on March 19. So kapag mahirap ang katanungan, isipin agad na magpapatap yan. Okay? Again, kapag mahirap ang katanungan, isipin agad na magpapatap yan, di ba? So, mindset lamang dapat yan. Kasi noon, iniisip natin na kapag mahirap ang katanungan, babagsak ka agad dyan. No. Kapag mahirap, magpapatap. Kapag madali, papasa ka lang dyan, di ba? So, at least, ang mindset mo, magmamatter talaga yan pagdating ng board examination. Tandaan mo, everybody now na magtitake ng board exam is working hard. Wala po sa inyo ngayon ang natutulog lamang. Meron, pero most of you, in span of 24 days before the board exam, lahat kayo, nag-work hard. So, ang iyong edge dapat is, ano ba yung wino-work hard mo ngayon? Diba? So, kung anumang banda po ng board examination ang pinagtutuunan mo ng pansin ngayon, I hope that you will be compensated, no? Pagdating po ng examination day. Okay, so first item tayo para makarami. By the way, bawat item matters, no? Kapag nagkamali ka sa isang item, hindi ibig sabihin buo-buo ka, di ba? Ang ibig lamang sabihin dyan, may natutunan ka. Hindi mo yan alam at strategy-wise, hindi mo pa nalaman na ay, ganun pala yung mga pamamaraan kung paano sagutin. So do not be discouraged when you are wrong. Instead, take it as a challenge na, ganun pala yun. May natutunan na naman ako. Okay? So again, ang utak natin, huwag i-condition sa mga negativities. Huwag i-condition sa mga bagay-bagay na hindi makakatulong. Okay? Isaisip mo na lang na on June, lalabas yung board examination result. So yun yung isipin mo na ang buong barangay, ang buong taong bayan sa lugar ninyo, maghahanap yan sa pangalan mo. Pumasa na ba si Shera? Pumasa na ba si Grace? Pumasa na ba si Krisa? Pumasa na ba si Rosan? Even the enemy, no? Even ang mga taong galit sa'yo. Even ang ex ng boyfriend mo, hahanapin ang pangalan mo. Ah, hindi siya pumasa, bobo pala yun. Because the people will always look for the end. Okay? They will not see the process.
Pag sinabi na, ay, bumagsak, bobo yun. Ay, pumasa, matalino yun. They're not seeing your hard works. Diba? So, why not pass this one? Okay, and I will be with you all throughout this board examination. Even the board, during the day of the board examination, I will also be with you. Tandaan niyo po ito, when you are watching the 350 videos on this channel publicly, there would be no reason na hindi ka papasa. And I mean it, okay? I have produced 100 top-notchers, thousands of passers, and isa lamang po ang sinasabi nila, you just have to cope with the drills. Kapag nakakasagot ka sa mga sinasabi ko rito, and minsan nauunahan mo pa ako sa aking mga sinasabi, mind you will top the board exam. There's a lot of people na I was able to predict na mag-top sila. One of them is Rona Cotejo. Nung nagpapadrill ako, I was having my final coaching in LCTC. She keeps on answering. She was able to answer before I finished the question. And I said, you will top the board. And she ended top 8. And she was the first top-notcher of Cebu Roosevelt Memorial Colleges in Bugu City. See? Panoorin mo lang ang mga drills. Sa last part, summary drills yun. Okay? So, first item tayo para mapakita natin kung sino yung mga handa-handa na talaga. Again, tag dito. Hindi po in order ang mga numbers dito, ha. So, wag niyo po pansinin. Okay, first item. What kind of subjects works best for beginning teachers who still need support from other teachers and their peers? Again, what kinds of subjects works best for beginning teachers who still need support from other teachers and their peers? A, demo subjects. B, light subjects. C, subject direct. Okay, pag sinasabi natin beginning teachers, talakayin natin siya. Ano ba yung pinag-uusapan natin beginning, proficient, highly proficient, at distinguished? Sila po ang tinatawag nating career stages of a public school teacher. Okay? So pag sinasabi natin career stages, of course, meron tayong pinakamababa at ang pinakamababa dyan ay ang beginning teacher. So kayo, mga beginning teachers pa kayo, first year in DepEd, beginning teacher ka pa. So pagdating mo ng third year, magiging proficient ka. So kapag proficient teacher ka, you're busy, what? Busy improving yourself. So nagmamaster ka, hinahasa mo yung sarili mo sa mga gawain ng isang guro. Okay? And then, you will only be called highly proficient kapag, tag dito, binigyan ka ng pagkakataong pwede ka nang mag-mentor sa mga beginning teachers. Okay? So, tandaan nyo, ang ating clue po, kapag ikaw ay highly proficient, mentorship program. Ikaw po ay pwede nang mag-mentor sa mga kakapasok pa lang na DepEd teachers. Okay? So, ang mga proficient, sila po yung busy sa sarili nila. At ang mga distinguished, of course, yung mga gores, di ba? Yung mga may mapuputi na po ang buhok. Sila po yung mga may global perspective. So, ang sasabihin ko po yung clue sa board examination, sagutin niyo po ako. Kakasimula pa lang, beginning teachers. Ikaw, beginning teacher. Kapag busy sa sarili, proficient teacher. Kapag ka sinabi nating global, that's distinguished. Pag sinasabi nating highest, distinguished. Pag sinasabi nating nagme-mentor sa beginning teacher, that's the highly proficient teacher. Okay? So I hope nakuha nyo po ang kanilang distinction, ang kanilang pagkakaiba-iba. Okay? So let's go. Ano mga sagot ninyo? Good evening, Sir Melvin. Letter B daw, letter B. See, kakasimula mo pa lang, need pa ng support.
Demo subjects. Demo subjects, ibig sabihin, mga subject na nangangailangan ng practical skills agad. Anong mas matimbang? Like subject for beginners. So, ang hindi natin gagawin dito is subject overload, no? So, hindi po pwede na subject overload agad. Eh, kakasimula pa lang, baka mag-quit yan. Baka hindi na babalik yan kinabukasan. So, letter D is obviously a distractor. So, letter D is wrong. Okay? So, sa mga sumasagot ng letter D dyan, o, pakipalitan na po ng A, B, and C. What about for letter C? Ah, sobra naman, yung mga leftovers lang ang ibibigay mo sa kanya, no? So, parang masyado namang minamaliit ata. So, wag naman ganun. Okay? So, for this question, we can answer A or B. So, tingnan natin kung sinong mas fit na isagot natin sa katanungan na to. A or B? Demo subjects or light subjects? Ayan. So, for this one, mas matimbang. Again, mas matimbang ang beginning teachers dapat hindi masyadong mahirap. Okay? So, light, moderate, and then difficult. No? So, iba po kasi yung nangyayari, di ba? Pagpasok mo ng DepEd, ikaw yung gagawa ng program, ikaw yung mag-EMC, ikaw na lahat, di ba? At yung mga mahihirap ang subject, minsan binibigay pa sa'yo. Pero actually, ideally, you have to be given hindi lang masyadong mahirap ng mga subject at hindi masyadong marami. Light lang, okay? Ayan, next. These are exempted areas in strategic teaching to achieve complex learning goals but not to include. Tandaan niyo po ito. Ang mga katanungan sa board exam, lagi pong may not, exempt, maliban sa. So, those are negative words that you are given the clue that the answer is also negative. The answer is also not part of what are mentioned on the choices. So, again, wag malito kapag may salitang not. So, ibig sabihin lamang po dyan is ang hindi kasali yung hahanapin mo. Okay? So, ano daw? Ang hindi kasali sa tanggap ng mga strategy ng pagtuturo para ma-achieve ang complex learning goals. A. Reflected reasoning. B. Archiving information. C. Problem solving. D. Concept learning. Ano daw ang hindi kasali sa complex learning goals? Hello po sa 5,600 viewers natin. Oh, this is so by far, no, the highest live coverage that we are able to reach for this season. Ayan, shout out sa inyong lahat. Oh, sige, sumagot ka. I am expecting 5,000 answers also. Sige nga, ano ang hindi kasali sa complex learning goals? Reflective ata ito, no? Reflective reasoning, of course, that's included, no? Again, sino yung reasons? Aristotle, Plato, or Socrates? Reasons. Reasoning. Question and answer. That's Aristotle. Reasoning. What about Republic? Mm-hmm. Okay, sige. Plato, yes. Very good. Republic. Ayan. Q&A primer. That's Socrates. Okay, Socratic method. Ah, no. The Socratic method is from Socrates and Aristotle is for reasoning. Okay? Q&A primer. What about for the Q&A? Sige nga.
Sure ako napapasa kayo this coming March. Walang maiiwan. Hi, Teacher Emon. I'm following your comments. Sige. Parang nagkakasundo ata kayo sa tamang sagot, ha? So, negative. Very good, no? May mga nagra-rationalize talaga kanilang mga sagot sa chat box. Very good, no? That you're able to give your reasons why letter B is the correct answer. Because the correct answer is letter B, no? Bakit? Ano ba tinatanong dyan? Ano ba tinatanong? Wait for a while. Hindi na naman nagmo-move. Ang tinatanong po, to achieve complex learning goals. Okay? Not to include. So, ang strategy natin dito, hanapin natin yung mga complex learning goals. Ang reflective reasoning ba? Part siya ng complex learning goals? Of course. Ang concept learning ba? Part siya? Yes. You need to learn the concept before you can even reason out. Problem solving, that's one of the 21st century skills that we need to teach our students. Archiving information, kakalimutan ng information. Archive, di ba? Archive. So, the correct answer for this one is none other than letter baboy. Okay? Archiving, sir. Oh, may mga nagre-reason out talaga. Ang galing ninyo. Okay? So, it's ganito. Kapag sumasagot ng prof ed questions, yung mga salita na ginamit doon sa tanong, i-underline mo siya. Sir, pwede pala kami magsulat doon sa aming booklet? Yes, no? Babuyin niyo po ang booklet ninyo. Sa inyo po 'yan. So, again, yung mga booklet dapat marumi kapag tapos ka ng sumagot. So, how? You just have to underline everything, write everything that you can remember. So sa puntong to, you have to underline the words that you understand, no? So perhaps kapag ikaw ang sumasagot dito, ang i-underline mo is complex learning goals and then yung not to include. Dalawa po ang klase ng pagsasagot dito. Una, hanapin mo yung complex learning goals. Ikalawa, hanapin mo agad yung hindi included. Okay? So, that's add one out. Ang naiiba, di ba? Reflective, that's good. Problem solving, that's good. Concept learning, that's good. Archiving, that's no. That's different. That's odd. Ibig sabihin, hindi kasali, naiiba, merong ganun. Okay? Letter B. Next item. The inclusion of logic and critical thinking subjects in the curriculum is an offshoot of which philosophy? Philosophies of education daw tayo. Tingnan natin kung na-master niya na to. Again, the inclusion of logic and critical thinking subjects in the curriculum is an offshoot of which philosophy? A. Progressivism. B. Existentialism. C. Utilitarianism. D. Rationalism. Sige nga, sagot nyo. And try to type your reasons why you select that choice, no? Para at least alam ko kung bakit mo pinili yan, hindi ka nagbubutikaw-butikaw dyan, di ba? So, alam natin na mahalaga ang bawat item, so you need to reason out sometimes kapag sure ka sa sagot mo. Sige. By the way, who's the father of utilitarianism? Baka itanong yan, no? Who's the father of utilitarianism? Mm-hmm. May nakakaalam ba sa inyo? Who's the father of utilitarianism? Baka itanong yan this March sa Gen Ed.
Kasi under siya sa understanding the self. It's not Immanuel Kant, it's Jeremy Bentham. It's Jeremy Bentham, okay? Sige, sagot. Very good, Queenie. Oh, ano ba ang progressivism? Ang progressivism po, offshoot siya ni existentialism. Paano ba yan, sir? Existentialism, say for example, I'm the teacher. And Ma'am Gladys wanted to, I mean, I'm the teacher and I want to teach mathematics. Okay? So, tinuro ko sa katoa, no? Trigonometric functions. Sabi ni Gladys, ayoko matuto niyan, sir. Sabi ko, dapat matuto ka dito dahil mahalaga to. Ang ginawa ko po, essentialism. Pero kapag pagbibigyan ko si Ma'am Gladys na okay, anong gusto mong gawin? Sabi niya, ah, music na lang, gusto kong kumanta. Sasabihin ko, okay, kumanta ka. Ang ibig sabihin dyan, I am an existentialist na po. Kasi mas inuna ko yung gusto ng bata kaysa sa gusto ko na alam kong mahalaga. Okay? Now, ayan, kumakanta-kanta siya. Ayan. Nakita ko na habang kumakanta-kanta siya, after 1 week, nakita ko nag-improve siya. Improve, betterment, that's progressivism. Okay? So again, nung pinili niya na gawin to, pinagbigyan ko siya, existentialism yun. Gumaling siya dahil pinagbigyan ko siya doon, that's progressivism, betterment yun. Okay? So that's why I said, ang offshoot po ng existentialism ay ang progressivism. Okay? At ang offshoot po ng operant conditioning, bago ko makalimutan, sasabihin ko na lang, ang B.F. Skinner's operant conditioning, ang offshoot niya ay computer-assisted instruction. Tandaan niyo po yan, baka lalabas yan. Again, ang operant conditioning po na B.F. Skinner, anong ibang tawag sa operant conditioning, by the way? Sige nga, alam niyo ba? Ang ibang tawag po sa operant conditioning ay instrumental conditioning. Okay? Ang kanyang offshoot ay CAI. Ano yung CAI? Computer-assisted instruction. Tandaan niyo po yan. Computer-assisted instruction. Ano yung ginamit niya? Rat. Sinong gumamit ang aso? Pavlov. Sinong gumamit ang Bobo Doll? Si Bandura. Very good. Ay, si Bandura ba? Si Watts? Wait. Bobo Doll. Experiment. Sinong gumamit ang Bobo Doll experiment? Si Bandura. Very good, no? Little Albert is from Watson. Okay? So again, ulitin natin. Pag sinasabing rat, that's from Skinner. Pag sinasabi nating dog, that's from classical, Pavlov. Pag sinasabi nating Bobo Doll, that's from Bandura. Pag sinasabi naman nating Bandura or social learning theory. Pag sinasabi naman nating Watson, the father of behaviorism, ang kanyang ginamit ay Little Albert. Okay? Mm-hmm. Again, ano yung offshoot ng instrumental conditioning or operant conditioning? Ang kanyang offshoot po ay computer-assisted instruction. So, ang offshoot po ng logic and critical thinking is none other than rationalism. I-drill nga natin, pag sinasabi natin nag-better ang bata, progressivism. Pag sinasabi naman natin pinapili ko siya, existentialism. Pag sinasabi kong father of utilitarianism, Jeremy Bentham. Pag sinasabi kong utilitarianism, ano ibig sabihin dyan? Ang first letter, U. Ang ibig sabihin po dyan, use, gagamitin, use, mangga, gamit, di ba? So, trending yan sa mga Bisaya, no? Rationalism naman po, reasons, logic, thinking, di ba? O, yan, rationalist thinkers. Latter-day, use is utilitarianism yan. Yes. Yay, tama ako. Very good. Palakpakan mo ang sarili mo. Kapag nakakatama ka, you deserve reward, di ba? O, gusto para at least alam mo kung saan ka dapat palakpakan at alam mo kung saan ka dapat saktan. Okay? So again, kapag nagkakatama ka dyan, palakpakan mo ang sarili mo. Ibig sabihin, you are coping with, no? The people who are watching now live. Ibig sabihin, tama ka, tama rin sila. So ibig sabihin, pasado ka, di ba? So huwag kang tumawa dyan, palakpak mo lang yung sarili mo. Tumawa ka lang kapag nakakatama ka po, ha?
nakakatama ka ng mahirap na katanungan, ayan, tumawa ka ng mas dyan. Huwag mo lang iparinig sa nanay mo, baka hindi ka na makakapag-take ng board examination. Dahil sasabihin, kinain na ang anak ko ng board exam. Anak, ako na. Okay, let's continue. Are you following? Ayan, sa dalawang item pa lang, napakarami na nating na debunk. Okay, next. Ayan. Indirect instructions such as through the use of audiovisual materials works best for. Indirect instructions such as through the use of audiovisual materials works best for. A. Establishing rules and processes. B. Making the abstract concrete. C. Validating a hypothesis. D. Generating conclusions from information. Again, pag sinasabi natin indirect instruction, sinabi mo ba agad na ang pumatay kay Magellan sila pula po? Hindi po ganun. No? Direct yon. Indirect ang tinatanong. So pag sinasabi natin indirect, no, gumamit ka ng activities, gumamit ka ng games, gumamit ka ng iba't ibang pamamaraan bago mo sabihin ang tatalakayin ninyo, di ba? So, di ba? Kapag ganito kasi yan, ang trend ngayon is hindi na ikaw yung magsasabi na class or topic for today is noun. What is noun? Hindi na ganoon, di ba? Ang trend na ngayon is Melvin, person, dog, what else? Places, park are all examples of, di ba? Ganun yun. So, ang bata na magsasabi, noun teacher. Hindi na si teacher ang magsasabi directly. Indirect, mas maganda. Okay? Dahil, bakit mas maganda ang indirect? Kasi mas nagiging creative ang utak ng bata. So, dyan pa lang, indirect, ibig sabihin dyan, nagsisimula sa abstract and then concrete. Okay? Ginagawang abstract ang, ginagawang concrete ang abstract. Okay? Di ba? Ganun yung indirect. Ginagawang concrete ang abstract. So kapag sinasabi natin indirect, deductive or inductive? Deductive or, anong, tama ba? Opposite ng inductive? Deductive? Yung mga time-tested na mga strategies, nakakalimutan na natin minsan. Yes, inductive. Okay? Ganito yan. Kapag sinasabi natin deductive, general to specific. Okay? General to specific. Pag sinasabi natin inductive, specific to general. Okay? So, indirect, specific to general. Okay? Direct, that's general, direct, that's deductive. Okay, so ibig sabihin, sinabi mo agad, our topic for today, na pumatay sa kanya, aganto yan, the site of the photosynthesis is chloroplast, parang ganun, that is directly saying the topic, that is deductive. Okay, sinabi mo, our topic for today is preposition, that's direct instruction, that's deductive. Okay? Kasi kapag sinasabi natin specific to general, that's inductive. Specific. Indirect. Okay? So, mas madaling tandaan kapag ganun. Okay? So, ganito. May technique ako kung paano yan hindi makalimutan. Specific. O, di bali na po na minsan gawin mong kalokohan na lamang po ito para at least hindi mo makalimutan. Inductive. Oh, parang ganun. Okay, i-show ko po sa screen ko, just try to see. Meron ba? Hindi pa ata. Okay, ayan. Specific inductive, 'di ba? So makakalimutan mo pa ba yung hindi specific? Hindi na kasi nga po, ayan, may IO specific. Specific, yes. Ayan, maraming salamat po sa ating super sticker senders. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much po. Okay, next item tayo.
Tingnan natin, tama. Ay, wait. Let's try to consider other choices also, no? Tingnan natin kung bakit mali sila. Bakit mali sila, 3D? Generating conclusions from information. Bakit mali po sila, 3D? Nag-generate ka ng conclusion mula sa isang impormasyon. Oh, di ba? Ah. Sige nga. Karoon pa daw siya naka-check. Okay, direct po siya. Very good. Pag sinasabi naman natin establishing rules and processes, kailangan ba ng mga Cheche Boreche kapag ikaw ay gusto mag-establish ng routines? Hindi po, di ba? Sabihin mo agad yun directly. Oh. So direct pa rin po. Validating a hypothesis, that's direct. You do it to validate the hypothesis. By the way, what is hypothesis? It is an educated guess. It is a or an intelligent guess. Tandaan niyo po yan kasi lumalabas po yan sa scientific method. What are the 5 steps of the scientific method, by the way? Anybody? What are the 5 steps of the scientific method? Everybody say, if tough, go. If tough, identify the problem, formulate the hypothesis, test the hypothesis, and analyze the results and formulate the conclusion. If tough, okay? Ayan, nasa na yun? Oh, yun. If tough. Okay, mas maganda ang tinype nila. Ayan, if tough. Thank you so much, Ma'am Kenny. Again, pag sinasabi natin scientific method, if tough, I identify the problem, formulate the hypothesis, test the hypothesis, analyze the results, formulate the conclusion. So, again, ang hypothesis natin ay ang tinatawag nating educated guess. Siya po yung intelligent guess natin. Okay? Sige. Ano po yung subject na may teacher and community sa Prof. Ed? Mm-hmm. Teacher and community. Is it not tawag doon? Yung may immersion activities. Field study. Okay? Ang field study po, merong ganun. Community linkages under po siya sa number 6 domain of PPST. Okay? Kasi may nagtanong, no? San daw under si teacher and the community? So, si teacher po and the community, pwede po siya sa field study. Okay? Ligwak, ganun. Bakit naging ligwak yan? Social dimensions, pwede rin po sa social dimensions. Yes. Social dimensions must fit na sagot yan, no? Pero meron na ata akong lectures all about social dimensions. Kindly see na lamang po sa previous drills, no? Sige, so let's try to move forward. Next item tayo. Validate muna natin yung sagot. Tama ba tayo? Letter B ang sagot dito. Audiovisual materials, indirect instruction. Maraming clue eh. Pwede mong i-underline yung indirect. Pwede mo rin i-underline yung audiovisual. Okay? Audiovisual. Listen, look at this one. Maganda to. Audiovisual. Abstract, concrete. Audio is abstract. Visual is concrete. Kita nyo? Again, napakadali lamang po talaga. Kahit hindi mo alam yung katanungan, pero basta read the question twice. Do not answer the question that you have read it only once. Dapat pangalawang beses mo siya babasahin para makita mo yung mga clue na ginamit doon. Okay? Mas magandang clue ata ito, pero yung indirect instruction ayos na sa akin. Pero may audio-visual pa. Audio, abstract. Visual, concrete. Nakikita mo concrete yan. Yung naririnig mo, of course, mga abstract yan. Okay. Next. Which test measures students' basic ability to select and connect ideas? Which test measures students' basic ability to select and connect ideas? A, mapping.
B, outlining. C, matching. B, true or false. Ang sagot. Try to reason out. Bakit yun yung sagot mo? After item number 5, i-drill natin mula simula patungo rito. Okay? Ay, two big boards. Dadang wax balihog. To select and connect. To select and connect. Parang iba yata yung pagkakaintindi nyo. Ah. Maganda ang question na to. Pang top notch ang question na to. Too big. O, dahil... Okay, sige. Okay, pwede change ang color. Color saan sa? We cannot change this one kasi po mahaba-habang trabaho po yan. So, ano muna lang, improve the lighting. Identify the pro. Okay. Basic. Connect. Ganun po ba? Okay. Which test measures students' basic ability to select and connect ideas? Select and connect ideas. Select and connect. Thank you, Razel. Narito, maraming salamat po sa iyong 50 pesos na super sticker. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Okay, pakita natin. Na, may huwag kayong tumawag kasi po live ako. Baka maputol to kayo. Huwag kayong tumawag ha kasi live pa si Sir Melvin. Okay. Actually, reasonable naman yung mga dito yung mga rason ninyo kung bakit matching yung sagot ninyo, pero I'm sorry to tell, no, by the way, yung letter D, true or false, mali po siya, pero meron akong clue sa inyo. Minsan ang board exam hindi gumagamit ng true or false, ang ginagamit niya alternative response. Okay, alternative response test. So, pag ginamitan kayo ng alternative response test, ang ibig sabihin lamang po dyan, true or false, huwag kayong malito. Okay? So now, ano ba ang tamang sagot dito? Okay. Pag sinasabi kasi nating matching, are you connecting ideas? Sumagot sila ng outlining, binilisan nila. Okay, talaga oh. Oh, bakit outlining? 'Di ba pag nag-outline ka, you're just making a framework or a blueprint of what the content is all about. That's outlining. Hindi naman po yun tinatanong. Diba? Connect, that's mapping. Okay? Sorry po sa mga sumagot ng letter C. Naiintindihan ko po. Pero that's why pang top-notcher po ang tanong na to. Kasi po, bihira po. Maraming ligwak. No? Marami talagang nagkakamali rito. Pero huwag po kayong, huwag po kayong tag dyan.
ma-frustrate ha na nagkakamali kayo, okay? Ayos lang po na magiging ligwak, wag lang sa board examination. Okay? So, mapping ata. Yes, mapping, no? That's the correct answer, no? When you map, 'di ba? You connect ideas, okay? You connect ideas. That's mapping. Di ba? Sir A po. Maraming salamat po, Ma'am Annie Jen. Wow, ang generous ngayon. Sa live na to ngayon, napaka-generous ng taong bayan. Maraming salamat po, Ma'am Annie Jen, in Clunar, sa iyong 125 pesos. Maraming salamat po, Ma'am Shane Abasulo, sa iyong 24 pesos na super sticker. Maraming salamat po, Papa J, sa iyong 24 pesos na super sticker. Ayan. Papa J na naman, maraming salamat po sa 49 pesos na super sticker. At sa ating mga star senders, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. And we are now 6,184. Shout out po sa 6,184 na nanonood ngayon. Ibang klase, no? Napakarami ninyo. Sige. So after the fifth item, we will drill everything that we have discussed from the start, no? So, fifth item tayo. As a child, they get to pretend that they are Cinderella or a hero in the Marvel cartoons, and for Piaget, this is the blank stage of development. Again? Shiza Castre, maraming salamat po sa 37 pesos na super sticker. O sige, what about this question? Bilang isang bata, by the way, maganda kapag kaya niyong i-translate ang katanungan sa lingwahe na alam mo. Okay? Again, if you can translate the question sa lingwahe na first language mo, mas maganda. Okay? Bilang isang bata, sila ay nag-pretend. Ano ba yung tawag dyan? Sila ay nagkukunwari na sila ay si Cinderella or isang bayane sa mga Marvel cartoons. At para kay Piaget, anong stage ng development raw ito? Parang ganun, di ba? So stage, is it A? Ligwak na naman tong karamihan sa inyo. A, centration. B, animism. C, sensory matter. D, pre-operational. Again, as a child, they get to pretend that they are Cinderella or a hero in the Marvel cartoons. For Piaget, this is the blank stage of development. A, centration. B, animism. C, sensory matter. D, pre-operational. Kay Piaget po, tinatanong din minsan, ano yung four stages? That's sensory matter, pre-operational, concrete, and formal operational. So, tandaan nyo po yun ha, SPC. Okay? And then F, SPCF. Okay? Again, sensory matter, pre-operational, concrete operational, and dagjan. Formal operational. Pag sinasabi nating object permanence, that's ano yan? Anong stage yan? Substage lang po. Yeah, very good, no? So again, object permanence po, sensory, senses, okay? Pag sinasabi naman natin pre-operational, marami yan. Animism, deconservation, deseriation, decentration. Centration, kasi kapag decentration, sa concrete na siya, okay? Ayan, object permanence po, is sensory matter, very good. Maraming salamat po. Wait, nawala si Ma'am. Nasaan na yun?
Maraming salamat po sa 50 pesos, ma'am. Nawala si ma'am. Hindi ko na makita. Ang bilis ng comments. Ayan. Ayan, nawala talaga. Maraming salamat, ma'am Noemi, sa yung 50 pesos na super sticker. Mabuhay po kayo, ma'am. Dara. Okay. Ma'am Noemi, Ernie Burgos. By the way, Burgos. Sino ang nagpatuloy? Mag-segue po ako, ha. Bayaan niyo po si Sir Melvin kasi lahat po all about board, lahat po ang tungkol sa board examination hanggat kaya ko pong maalala, sasabihin ko na, baka makalimutan ko kasi, okay? Burgos, dahil napag-usapan na rin lang apelyado ni Ma'am Noemi, sino daw ang nagpatuloy sa secularization movement nang mawala si Pilaez? Okay? So again, nang mawala si Pilaez, ang nagpatuloy po sa secularization movement ay si Burgos. Jose Burgos, okay? Oo, very good. Tandaan niyo po yan. Now, ano sagot dito? Very good. That's pre-operational. Bakit sumagot yung iba ng animism? Kasi may Cinderella. Pero ang tinatanong, what stage? Hindi po stage ang animism. Sub-stage lamang po siya ni pre-operational. Okay, so i-drill natin ulit. Again, anong theory to ni Piaget? Cognitive Development Theory. Okay? Cognitive Development Theory. Ano yung unang stage? Sensory matter. Ano yung activity dyan? Object permanence. Okay? Pag sinasabi naman nating pre-operational, marami siyang sub-stages. Animism, yung mga Marvel, Cinderella, Moon, Mr. Sun, di ba? Pag sinasabi naman nating centration, o, iisang aspeto lamang yung nakikita. Pag hindi ibinigay, nagwa-wild ang bata. That's centration. Pag sinasabi naman natin dissociation, hindi niya kayang mag-order ng mga bagay-bagay na pagpapalit-palit niya. Pag sinasabi natin deconservation, hindi niya kayang i-differentiate or tawag dyan, hindi niya kayang magbigay ng similarities sa isang bagay. Okay? Pag sinasabi naman nating irreversibility, hindi niya kayang ibaliktad ang mga bagay-bagay. 3 plus 2, alam niya 5, pero kapag 2 plus 3, hindi na niya kayang sagutin yan. Okay? So again, irreversibility, 2 plus 3, 5. Pero kapag 3 plus 2, hindi niya kayang sagutin. Pero kapag nasagot niya, 3 plus 2, 5, 2 plus 3, 5, nandyan na po siya sa concrete operational. Okay? Malinaw yon? Yes, ano yung pinakahuling stage kay Jean Piaget? That's formal operational. Okay? Abstract, formal. Tandaan nyo po yan, ha? Next. So, i-drill natin mula simula patungo rito. Kaya ba natin? Again, drill from the start down to the fifth item. Okay na? Sige. So again, pag tinanong ka ng career stages of the teacher, ilan yun? Apat. Ano yung una? Beginning teachers. Ano yung pangalawa? That's proficient teacher. Ano yung pangatlo? Highly proficient. Ano yung pang-apat? Distinguished. Okay? Ikaw, beginning teacher ka pa po. Pag sinasabi naman nating nagme-mentor, that's the highly proficient. Busy sa sarili, that's proficient. Sino yung mga may gurus na sa profession? Gurang. That's distinguished. Sila ba yung highest? Yes. Sila ba yung may global perspective? Yes. Distinguished. Pag sinasabi naman po nating in achieving complex learning goals, dapat hindi kasali si. Very good. That's hindi kasali ang archiving information. Malinaw? Yes. Ano yung offshoot ng operant conditioning? Computer assisted instruction. Pag sinasabi naman natin offshoot ng existentialism, progressivism. Pinapili ko ang bata, existentialism, gumanda ang performance. Progressivism, pag sinasabi kong father of utilitarianism, Jeremy Bentham, pag sinasabi kong logic and critical thinking nasa curriculum natin because of
rationalism, ano yung idea, mind, faith. Memorize mo yung 27 rules of grammar. That's idealism. Truth can be tested and proven true. That's realism. Four R's. Essentials. Important. That's essentialism. Pag sinasabi natin evergreen ideas, great books, that's perennialism. Perennialism. Pag sinasabi naman natin go beyond natural, that's metaphysics. Pag sinasabi natin study of ethics and morality, that's axiology. Study of reasons, that's logic. Study of reasons, that's logic. What about environment? That's behaviorism. What about mental processes? That's cognitivism. Again, mental processes, that's cognitivism. Malinaw yun? Yes. Father of behaviorism, John Watson. Ano yung ginamit niya sa experiment niya? Little Albert. Sino yung gumamit ng Bobo Dal? Si Bandura. Social learning theory? Bandura. Very good. Sino naman po ang gumamit ng rat? Skinner. Sino naman po ang gumamit ng dog? Si classical conditioning, Pavlov. Okay? Pavlov. Pag sinasabi natin indirect instruction, specific to general or general to specific? Specific to general. Is specific, indirect, inductive. Kapag general to specific, that's deductive. Okay? So, audiovisual, abstract, concrete. Malinaw yun? Yes. Pag sinasabi naman nating connect ideas, that's mapping. Connect ideas, that's mapping. Anong ibang tawag ng true or false? Alternative response test. Pag sinasabi nating cognitive learning, cognitive development theory, sino yun? That's John Piaget. Ano yung nauna? Sensory motor. Ano yung pangalawa? Pre-operational. Ano yung pangatlo? That's concrete operational. Ano yung panghuli? Formal operational. Pag sinasabi nating object permanence, sensory motor. Pag sinasabi naman nating animism, pre-operational. Pag sinasabi naman nating decentration, that's concrete operational. Bakit? Yung centration, pre-operational. Pag sinasabi nating abstract, that's formal operational. Okay? So pag sinasabi nating Cinderella, that's animism. Under siya sa stage ng pre-operational. Malinaw yun? Yes. Nakakasabay ka ba? Palakpakan mo ang sarili mo. Very good. No? So, next item tayo. Water break. Inom muna. Inom muna ng tubig. Sir, makahangak man ni. Uy, kusog pa signal number 3. Sige lang, i-review lang ninyo. You just have to review this video kapag hindi ka po nakakasabay, no? The good thing about online review is you can review the video after the live. Sige, so... Na-memorize mo yun lahat, sir. Madali lang po yun kapag inulit-ulit ko na po, no? Ayan, magtatatlong taon na po. Magdadalawang taon na ba? Magtatatlong taon na. Yes, kung na ginagawa to, so hindi na po ganun kahirap para sa aking end. John Alzar, maraming salamat po sa 50 pesos na super sticker ninyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Angelica Pablo. Maraming salamat po. Ayan, watching from Tawi-Tawi. Hello po sa taong bayan sa Tawi-Tawi. Sabay ako, ha? Ayan. Ayan man nakakasabay dyan, taas ang kamay. Very good. Iwagay-iwagay. Palakpakan ang sarili. Natututo ka ngayon. Next item tayo for a while. Asan na yun? Okay. Next item. According to Gardner's multiple intelligence theory, naturalist learners can best blunt. A. Analyze psychological and natural situations and data or data. Use hands to fix and create. Use bodily expressions. C. Work with people and help them overcome problems. D. Mediate, reflect, exhibit self-discipline, maintain composure. How many intelligences did Gardner introduce? 9. Very good. 9. Pag magaling sa math,
Si Adrian natin, pag magaling sa math, logical, mathematical. Kapag hindi magaling sa math, ano yung sakit mo? Dyscalculia. Lagi lumalabas to, ha? Yung mathematical disorder. Dyscalculia. Oh, yan. Lumalabas sa board exam yan. Of course, masasagot mo yan dahil hindi natin gusto yung math. Ayan, dyscalculia, math. Dyspepsia, appetite. What about dysgraphia? Spelling. Okay, what about dyslexia? Read. Hindi marunong bumasa, no? Again, dyslexia, lumalabas din yan. Difficulty in reading. What about dyspepsia? Appetite. What about dysgraphia? Spelling. What about for dyscalculia? Mathematics. Pag magaling ka naman po sa speaking, that's linguistic philosophy, okay? Pag magaling ka magkikipagkapwa-tao, that's interpersonal. Pag magaling kang makikipag-usap sa sarili mo, well, it's not wrong how to talk to yourself, that's intrapersonal, okay? Pag magaling kumanta, musical, okay? Pag magaling ka naman, sasagutin ko na ba? Pag magaling ka sa mga, ayan, environment. Meron pa bang iba? Analyze ecological and natural situations and data. That is letter A, no? Ang mga sumagot ng letter B, C, and D. Rationalize natin. Okay, ano ba si letter D? Mediate, reflect, exhibit self-discipline, maintain composure. That's intrapersonal. Okay? Ano yung pang ninth na intelligence? Existentialism. Okay? So, mediate, exhibit self-discipline. That's interpersonal, no? Work with people and help them overcome problems. That's interpersonal. Use hands to fix and create. And use bodily expressions. That's bodily kinesthetic. Use hands. That's bodily kinesthetic, no? Bodily kinesthetic. So, again, mas maganda, no, na pwede nating maipaliwanag ang mga konsepto para at least alam natin na mali sila. Ito yung tama. Letter A, analyze ecological and natural situations. That's naturalist intelligence. That's letter A. Nakatama ka ba? Very good. Yes, tama ako. Ayan, palakpakan ang sarili. Next item. Hello po sa 6,000 people na nanonood ngayon. Saan ka ba nanonood, no? If you want more of this, you can join the final drills. Just message this page. Etong page na to, etong Melvin Osabel Buracho. Kung gusto mong mag-join sa final drills, you just have to message this page. Okay? Ayan. Ang bilis ng comment, di ko na masabayan. Hapit ng exam, makakul ba? Wag ka ba, ha? Naturalist, nature, smart, ecological. Ayan. Sir, unsa may greatest development sa bata? What age? Okay. From birth to age 5. Okay, that's the greatest mental development sa bata. Again, the greatest mental development of the child is from birth to 5. Okay? Oh, by the way, I will share siguro, no, something. Teka lang. Mag-share ako ng isang video. Si Teacher Tala yung motivation namin. I-share ko nga lang rito para at least ma-inspire kayo na hindi naman talaga kailangan lahat maaral mo. Just have to be streetwise. Dustmanship lamang po ang ipapairalin natin dahil hindi natin kaya aralin lahat. Okay? Hanapin ko muna. Nasaan na yun? Okay. T
Teacher Tala. By the way, nung may mga padrills kami ni Teacher Tala, you can go there and beat her, no? Yung mga natalo si Teacher Tala, yun yung mga top-notcher, no? Yan. Sige. Ito nga lang. Dahil mahalaga to eh. So, subscribe. Share. Some screen share. Sige. So again, hindi mo kailangan aralin lahat. You just have to do this. So watch. We are with the recent passer ng October board examination, yung Teacher Tala. Hi! And yes, since mataas yung score na nakuha niya sa board exam niya, 92 at Gen Ed, ma'am, no? 92 yes. Sa Gen Ed, 92 din po sa Prof Ed. So 0.8 na lamang po, magtatap na siya. So self-review lang po siya. No, actually, hindi siya ganun, nakikita ko minsan eh, na hindi naman talaga intensive siya nag-aral. Yes, Teacher Tala, no? Nakikita ko when we do drills, sinabi ko, okay, aralin mo tong konsepto na to, i-drill natin. Okay. Doon pa niya aaralin, no? Hindi naman talaga ganun ka-intensive si Teacher Tala nag-aral. Pero bakit? Paano? How in the world that she was able to get 92 in Gen Ed, 92 in Prof Ed? Ito yung sagot. Oo, napapadrill kami minsan kapag naaral niya yung isang konsepto, pero sure ako na hindi siguro. Lahat ba naaral mo, ma'am? Hindi ko naaral lahat. Yeah. So kung hindi mo naaral lahat, confident ka ba nung nag-take ka ng board exam? Confident, yes. Pero after the board exam, how are you feeling? Na-realize ko yung mga, I mean, may mga mali kasi. I mean, yung pag-shade, mali yung item na na-shadean ko, kaya yun nagpapakaba. But, so kinabahan ka? Yes, just a little. But I was, after the board exam? Yes. Pero during the board exam, very confident. Pero parang lutang. Confident na lutang. Oo, pero at least confident ka doon. Yeah. So ang pinakamahalaga naman po is confident ka during the battle. So kahit kabahan ka man after the battle, it does not matter. Tama? Yes. Mas kinabahan ka waiting for the results. Yun. Mas nakakaba yun. Mas nakakaba yung mag-antay kesa sa yung mag-tipay. So ma'am, paano ba pinagandaan at pinasambol exam na self-review ka lang tapos nakakuha ka ng 92 na rating? Sige nga, pakishare. Ah, yes. Actually, binigyan ako ng tip ni Sir Melvin na dapat everyday makakapag-answer ako or makakasagot ako ng 100 questions every day. Pero dahil 100 questions, I think, are too much. So, nag-start muna ako sa 50 questions kasi yung answer keys, hindi ko sinusunod. Every questions, I search it in Google, I studied it, every item. So, para kahit may answer key na, at least, alam ko yung concept. Yung eto ma, ang mindset kasi ni, dun sa every question, sinesearch mo. Ang mindset kasi ng iba, eto na lang yung sagot na susundin ko para makarami ako ng tanong. Wrong. Yes. Ang ginawa ni ma, every item, sinusuri niya kung tama ba yung sagot. Tama. Yes. Tapos, ang mangyayari kasi dyan, habang sinusuri mo siya, naaral mo rin yung ibang konsepto. That's right. Kasi ang nangyayari sa inyo, ito na yung sagot. Okay, ito na yung sagot. Next item. Yan lang yung Yes. You are thinking na marami kang naaral, pero hindi. Mas marami kang maaaral kung ang bawat konsepto, susuriin mo siya. Ito ba talaga yung sagot? What are those other concepts related to this? Yes, that's right. Kaya napakahaba ng 50 questions, sir. I think yung whole day ko, 50 questions lang yung masasagot ko. Like, it's not impossible to reach 100 questions. Only if I can only take like 150 questions. Like, hindi ko susuriin. Like, I just answer. But I'm not confident with the answer. Taking into account, ma'am, na hindi mo naman kayang aralin lahat. So why not train your thinking, analyzing each question, ito ba talaga yung sagot, bakit siya yung sagot? Because at the same time po, na ginagawa mo yan, you're thinking, you are sharpening your thinking skills. At dyan po magmamatter ang paano ka sumagot sa katanungan sa mismong board exam na. Magagamit mo yun kapag
hindi lumalabas ang mga lalabas sa board exam. Yes. And this March, ma'am, mahalagang mahalaga po ang critical thinking ninyo. I tell you. This sige. Thank you. So, any parting words, Teacher Tala, for them? Yes, good luck po sa inyong lahat sa mag-take ngayong March. New curriculum, but still the same old feeling. Makaka-relate pa rin kayo sa yun na feel namin noon. Kaya, well, good luck. And hindi ipagpapasa Diyos lahat. Okay? So, you also have to work hard and study hard. Yes, but it depends on what you are working hard on. Yes. Everybody's working hard now. So, you have to have the edge. And it's up to you kung paano mo hahanapin yung edge na yan. Okay? Para mag-top ka. Sampu lamang yung hahanapin dyan. So, kung ikaw yan, hindi ikaw yan. Okay? Yes. So, ayun muna tayo. Bye-bye! Bye! Ayan, so you can subscribe no to Teacher Tala Let TV. You can drill yourself there kasi napakarami naming pa-drill doon, no? Pwede nyo po siyang sabayan, pwede nyo po siyang i-compete kung kaya nyo po siyang matalo sa pagsagot kapag nagtatanong ako. So, ibig sabihin, mas matalino ka na sa kanya, mas magaling na yung thinking skills mo, mas master mo na yung konsepto. Ayan, ito po yung channel niya, 12,000 subscribers. You can see it if you are going to type Teacher Tala Let TV. Ayan, marami kaming video actually, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, oh, napakarami niya, no? Diba? Kung gusto mo naman po akong sabayan, ayan, you can go to her channel and play mo yung mga video, sabayan mo ko. Ayan, napakarami niya, no? Ayan. So, Teacher Tala, Led TV. Kasado na po siya, 92 yung gen ed niya, 92 din po yung prof ed niya. Yung top 10, 92.8. Mm-hmm. Ano yung dahilan kung bakit hindi siya nag-top? Kasi nagiging pabaya siya, no? Yung pinakamadaling tanong, hindi niya, iba yung letter na na-shade niya. Okay? Iba yung, so, yung man is naturally a social being, nagkamali siya ng shade doon. Yung isa pa, ano yan? Yung advance, di ba? Yung advance ang sagot, na mali niya yun. Basta, tatlo or apat na items yung namali niya ng shade. So, wala. Yung pangarap naming mag-top siya, hindi niya nakuha, pero napakataas po ng rating. Napakataas po ng rating, no? 92 noon ay top 1 na yan. Ngayon, the standard is quite high. 94.6 yung top 1, imagine. So, ganun na po katalino kayo ngayon. Oh, may tumawag na naman. Please wag po, ha? Kasi live si sir. Ayan. Hi, Ma'am Zin. No, 90 siya sa Gen Ed. 90 din sa Prof Ed. I'm back, Sir Melvin. Yes, LPT na po ako. Sayang, Ma'am, no? Yung 90 noon, top 2 na yan. Top 3. Ngayon, hindi na masasali. Mm-hmm. Yung final drills ni Sir Melvin, that will be on March 9 to 11. Okay, March 9 to 11. Sige, balik tayo. Another 5 items bago tayo mag-end. At least may... nasa na yung... Okay, present. Ayan, present. Share screen. Ito na. PowerPoint. Ayan na. Okay. In K-12, what happens to students who failed in two learning areas? In K-12, what happens to students who failed in two learning areas? A. Retained in the same level. B. Repeat subjects with failures. C. Pass to the next level after remedial classes. Letter D. Not accepted for enrollment the following year. Sige.
Sagot nyo. Thank you so much po, Ma'am Marikiti John Bert. Maraming salamat po sa 49 pages na super sticker. Mabuhay po kay Ma'am Angelica Pablo. Maraming salamat po sa 37 na super sticker. Ma'am Ronaline Edrial. Maraming salamat po sa 49 pages na super sticker. Ma'am Margie, maraming salamat po sa 49 pages na super sticker. Ma'am Juan Gapol, maraming salamat po sa 49 pages na super sticker. Ma'am Sheza Castre, maraming salamat po sa 37 pages na super sticker. Ma'am Shane Abasolo, maraming salamat po sa 24 pages na super sticker. Ayan, thank you so much po sa inyong generosity. Malaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat din po sa ating mga star senders dyan sa Facebook. Shoutout po sa inyong lahat. Okay, so let's go. Ano sagot dito? Oh, sige, grading tayo. Sige, listen to me. Drill ko yung grading kasi tapos ko na po siyang ma-discuss. Pag sinasabi natin kindergarten, that's portfolio and checklist. Pag sinasabi kong grade 1 to 10, that's 4 quarters will determine the final grade. Pag sinasabi ko naman grade 11 and 12. By the way, let me remind everyone, no? Alam ko pong papasa kayo ngayong March 19 at magtuturo na kayo sa DepEd, manifesting, okay? I am praying for that. Now, what to do with, share ko lang to kasi this happened once po, no? And it's sad, no? Kasi sa end ko, no, I am teaching this kasi kapag ka, tag dito, ikaw ang teacher, dapat alam mo yung mga estinumiti ng bata at alam mo yung lackings nila. At kapag ka may lacking sila, i-inform mo sila na magpasa ba sila o he or she will stay with the grade, no, na meron ka sa record mo. Okay? So dapat i-inform the children or i-inform the student ano yung lacking activities niya bago ka mag-submit ng final grade niya. Okay? Oh, hindi po pwede yung meron ka ng grado, hindi mo pa nga siya na-consult kung may na-istunumiti na siya. Okay, that's my habit. When I was teaching in, na I should not mention the school, but that's my habit talaga na the student should be informed, no? What are their lacking activities and are they going to pass it or not? And guess what? College yung tinuturuan ko. How much more kung high school or elementary pa yan? Di ba? So yung college kong ang estudyante, sinahabol-habol ko sa kanilang mga activities. What more sa lower years? Okay? So again, you inform the child bago ka magbigay ng grado. Okay? Dahil karapatan nila yan. Now, okay, so nasaan na tayo? Grade 1 to 10, 4 quarters will determine the final grade. Grade 11 and 12, bimester, ibig sabihin dalawang semester will determine their final grade. Okay, bimester ha, bimester. So, 2 quarters will determine the grade in a semester. Okay, tandaan nyo po, 2 quarters will determine the grade in a semester. Pero kapag tatanungin ka sa board, may salitang bimester. Ibig sabihin, by dalawa. Dalawang semester, ibig sabihin, year. Ang ibig sabihin dyan, year. Hanapin nyo yung salitang year. Okay? Now, kapag college, per semester, yan. Now, grade descriptors tayo. Pag sinasabi nating 75, that's the passing. Ano yung lowest grade na maibibigay mo sa bata? 60. Okay? 60. Pwede ka magbigay ng 60, lowest grade na yan. Ano yung 75? That's fairly satisfactory, okay? Until 79 yan. Kapag naman po 80 to 84, satisfactory. 85 to 89, that's very satisfactory. 90 and up, that's, ang tawag doon, that is outstanding, okay? So tandaan nyo, magbibigay ko ng numero, sasagutin nyo ako, 80. Satisfactory, 84. Satisfactory, what about for 89? Very satisfactory, what about 85? That's very satisfactory. 90, that's outstanding. What about 74? Did not meet expectations. Again, did not meet expectations. Ang ibang tawag po sa outstanding ay advanced.
Huwag kang malito. Oh, minsan, si Teacher Tala, yun yung isa sa mga mali niya. Dahil advance yung nakalagay, ang sinagot niya, average. Ang sinagot niya, satisfactory. O, ligwak, ganun, di ba? O, wag ka, again, you just have to find the synonymous, the synonyms, na, what's synonymous on the question, I mean, the choices, sa tanong, edi yun yung sagot. Magkaparehas ba yung outstanding at advance? Of course. Mas magkaparehas ba yung satisfactory at average? Of course. Di ba? So, again, you just have to find the synonymous, na, synonyms is the are the key. Okay? Did not meet expectation. Very good, no? So, the correct answer for this one is, how do you, eto pa, board examination question, how do you identify the grade in MAPE? Oh, yung music, yung arts, yung physical education, o kunin mo yung average nila, that's the final grade of the child. Ganun lang po yun. Okay? So, nasabayan nyo ba yun? Drill natin mamaya pag nakarating tayo sa 10th item. Diba? So, napakarami, isang tanong, pero napakaraming nasasagot. Okay? So, ang sagot dito, failed in two learning areas, aba, ipasa mo yan kapag matapos ang mag-remedial. Kailan mo ba ibabagsak ang bata? When do you promote? When do you retain? I-promote mo siya kapag nakakuha siya ng 75. Okay? Paano kung may isang bagsak? Edi mag-remedial siya, and then kapag pumasa, edi forward. Next. Paano kung dalawang bagsak? E, yun yung tanong. Di ba? Remedial pa rin, ipasa mo sa next level. Paano kung tatlo? Tatlo, bagsak na yan. Yes, no? Tatlo, bagsak. Not accepted for enrollment. Oh, yan. Hindi naman po pwedeng ganun. No? The teacher as facilitator, madali lang tanong na to. Presence. Okay? Eto, maghanap tayo ng mga mahihirap. On transferring learning, pero, i-deal ko nga, no, dito, the teacher as facilitator, ano na lang tayo ngayon? Facilitator, hindi na po tayo dispenser of knowledge, hindi na po tayo sage on stage, tandaan nyo po yan, hindi na tayo dispenser, look at the dispenser, it drops water and it fills the cup, hindi na po tayo ganun, okay? We are now facilitator, we are now guide on the side, okay? So, meron tayong powers as a teacher. Pag-usapan nga natin si teacher, as you as a teacher. Ano yung power mo na ikaw ay pangalawang magulang ng bata? Yun ay tinatawag na person in authority, that's legitimate power. Kapag naman po ikaw ay nagpapakita na magaling ka sa tinuturo mo, that's expert power. Kapag ikaw naman po ay nagbibigay ng grado sa bata, pinapahalagahan mo ang grado nila, that's reward power. Kapag naman po, lagi mong inuulit-ulit yung power mo over them. Na mas mataas ako sa'yo, huwag kang papantay-pantay sa akin, huwag kang sasagot-sagot sa akin, yung ganyan. That's coercive power. Again, ano yan? Coercive power. Pero yung teacher na nagbibuild ng consensus inside the classroom, ang tawag po doon is referent power. Okay? So, i-drill natin. Again, consensus. Referent power. Huwag kang sasagot-sagot. Coercive power. What about mahalaga ang grado mo? Reward power. About I'm second parent. That's loco parentes. That's legitimate power. What about I know what I'm talking about? That's expert power. Punta naman tayo sa tinatawag nating managing surface behaviors. Okay? Managing surface behaviors. So kapag ang bata maingay, nilapitan mo, ano yun? That's proximity control. Kapag ginanito mo lang, signal interference. Pero kapag dinilatan mo ng mata, that's non-verbal. Kapag naman sinabi mong shut up, direct appeal. Okay? Direct appeal. Pag sinasabi mong you transfer seat, that's, ano yun? Physical restraint. Kapag naman po kinumpis ka mo yung bagay na nakadistract sa kanya, that's removal of seductive objects. Okay? Removal of seductive objects. Kapag naman po pinalabas mo ang bata, antiseptic bouncing. Okay? Antiseptic bouncing. O isipin mo na lang, di ba? Kapag nasugatan ka. O kapag nasugatan ka, anong inilalagay mo? Di ba? Antiseptic. Sabihin, para lumabas yung bacteria, o lagyan mo ng antiseptic. O
lumabas ang bakterya, ipalabasin mo ang bata na bakterya sa loob ng classroom ay hindi, no? Pag pinapalabas mo ang bata inside the classroom, saan siya pupunta? Sa lobby o sa guidance office? Sa guidance office, wag mong palabasin tapos sa lobby lang kasi pag na-video, na-picturean yan, tulfo ka, tanggal lisensya mo sa isang pagkakamali lang. By the way, let me comment on the teacher, lagang teacher, no, na cheating something, the cheating issue, no? Wrong si teacher doon, ha? So again, kapag ikaw po ay nag-review kay Sir Melvin, alam na alam mo na mali yun. Hindi po pwede na i-share ni teacher ang score ng bata. Hindi pwedeng i-share ni teacher kung ano yung pagkakamali ng bata. Ano yung pinakamagandang gawin? Personal conference. Tawagin ang bata na pinag-uusapan. Okay? Sabihin mo na ganito ganyan. At mas bawal na i-upload mo. Okay? Mentioning their names. Sir, pwede ba na may energizer kami? In-upload ko. Depende kung ang bata 18 years old and above at may consent nila. Pero kapag ang bata 18 years old below, sabi sabihin, hindi 18 years old, minors, hindi po pwedeng i-post mo sila kahit na pumayag pa sila. Tandaan niyo po yan. Agoy, Diyos ko, marami to sa elementary. Kahit hindi nagbibigay consent ang mga magulang, na-upload ang mga mukha ng bata. Bawal yan, kahit for fun lang. Naiintindihan po namin, naiintindihan natin, di ba, na hindi naman po, wala naman pong mali siya. Pero mali po yan. Okay? Mali po. Oh, ganun po yun. Pero, again, tandaan nyo po na balikan natin yung issue, no? Again, call the attention of the student. Tell them regarding the concern that you are the concern that you are trying to relay or address, no? So, pag hindi ma-resolve, ay tawagin mo yung parent, no? Hindi po pwede na ipapahiya mo ang bata, no? At yung meron pa tayong isang habit, after the exams, di ba? Meron, nagpapa-quiz tayo. Exchange clockwise. Nag-exchange clockwise. Tapos, hindi natin pinapabalik yung paper. Di ba? Hindi natin pinapabalik yung paper sa may-ari. Tapos, we are calling their name. Sinabi, Morillo, 10 ma'am. Malinaw, 7 ma'am. Mante, 0 ma'am. Ramos, 3 ma'am. Pwede pa ba yun ngayon? Hindi na. Maling-mali po yun. You are not allowed to announce the scores of the children, of the students. Tandaan niyo po ito. Okay, another example. Si Sally, ang kanyang magulang, hindi kontento sa grado niya. Ang magulang niya nag-complain sa iyo bilang isang teacher. Sinabi kay Mary Joy, "Oy, teacher! Oh. Bakit ganito yung grade ng anak ko? Yung grade ng anak ni Kenji, bakit mas mataas sa anak ko? Mas matalino ang anak ko?" Question, ipapakita mo ba ang grade ni Kenji compare mo sa grade na sa anak nung nag-complain? No, never show other grades to a parent who is complaining. Ang ipakita mo lang yung grade ng anak niya na nag-complain. Di ba? At wag mo nang i-cater yung sinabi niya, mas matalino yung anak ko, bakit mas mataas yung grado niya? Aba, ipakita mo na lang yung performance niya. Okay? At from there, ipakompute mo sa kanya. Never show other grades to never show grades to other people or to the person other than the owner. Bawal po yun. Okay? So, I hope malinaw yan. At yung kay teacher, mas nagiging mali yun. Actually, marami namang gumagawa nun, di ba? Anong elementary tayo, let's be honest, ina-announce na yung mga cheating, pinapagalitan tayo, pero ayos lang naman yun, no? Bawal yun. Bawal talaga yun. Bawal. Pero para sa akin, ayos lang yun sa akin noon kasi mas nagiging disiplinado tayo ngayon. Pero mas, ang mali lang talaga ni teacher doon, in-upload niya, nakita ng karamihan, and social media is a perfect, say for, is an idealist world. Again, social media is an idealist world. Napakaraming judgmental. At, of course, mali na nga yun, i-judge ka pa. Pero parang, kung i-judge natin siya
grabe tayo, no? Below the belts, napakarami ng sinasabi. That's how difficult the job of a teacher is. Kahit kayo, nag-bash kayo doon, di ba? Pero isa lamang po ang nakikita ko doon. She's a human being and she is prone to mistakes. So do I at ikaw rin. You're not perfect, no? Because if you're perfect, you have all the right to cast the first stone to her. Di ba? So, nagiging preacher na ako rito, but that's the truth, no? At kapag nagtuturo ka na in the near future, maiintindihan mo yan na minsan, nagkakamali tayo. But that mistake should not be the end goal, no? That should not be the end of you. Di ba? Gusto siguro mo sikat. Well, that's something that it's none of our business, no? Para sa kanya yan. Gusto niya sumikat, hindi. Para sa kanya yan. Pero the thing here is, we're not perfect, no? We all have our flaws. We all have our flaws. So, maiintindihan mo yan kapag ka nagtuturo ka na. Okay? Maiintindihan mo rin yan. Pero hindi ko po gina-justify yung mali niya. Maling-mali po yun. Maling-mali po yun. Okay? Pero then again, we are not perfect. And let's give second chance. Hindi naman po mahala magpatawad. Basta huwag lang uulit-ulitin, di ba? Huwag lang mo lang ulitin kasi hindi na po yun accidental, no? Hindi na po incidental yun. Sadyang you mean it na talaga. Okay? Sige. So again, yung pagko-content natin sa mga bata, mali po yun kahit in good faith. Diba? Yung binivideo natin ang bata, nagsasayaw-sayaw sila, meron silang ginagawa, board work, nagkamali yung bata, wrong! Bawal pong i-upload yan. Okay? Bawal pong i-upload yan. Kahit you're just having good times, bawal pong i-upload yan. So, have to remember that. Okay? Paano sir kung sadyang katuwaan lang naman, energizer lang naman, motivation part lang naman, in-upload ko? Dapat may consent ng mga magulang kapag below 18. Kapag 18 and above, dapat may consent nilang lahat na i-upload mo. Nalinaw? Yes. Next item. Okay, nasa na yun? Next. On transferring learning, how will you classify the presentation of a research study by an invited social researcher discussing the effect of social media on Facebook users? This is a top-notchers question. Pang top-notcher ang tanong na to. A. Digitalization related. B. Learner related. C. Inquiry related. D. Concept related. Niya. Sige. You think, wag magmadali. Ang nagmamadali, bumabagsak. Sana hindi na lang siya nagturo, sir, nag-vlog na. No! Vlogging is one platform of teaching. What I'm doing here is teaching, actually. And I'm doing vlogging. And that's part of what? The SAMR model. Okay? That's part of the SAMR model. That's part of the technological, ano, technology-integrated approach. No nga yun? Entry, adoption, adaptation, infusion, transformation. Nakalimutan nyo? No, you can do vlogging. Ha, sa mga tinuturo natin. Because that's transformative learning. We are making use of social media platform as a venue for learning. Ang mali doon, hindi nagiging learning yon. It does not mean that teachers are not allowed to do vlogging. Okay? We are allowed to do vlogging. And what I'm doing here is vlogging while teaching. Okay. Ano yung nandito?
you invite a researcher, no, na mag-present sa effects ng social media on Facebook users. So ang at kapag ikaw po ay nag-take ng board examination, ano ang salitang i-underline mo? Ano ang mga salitang i-underline mo? Ang salitang ano? Transferring learning. Ayan. Tapos, ang invited social researcher. Oh, invite, but kahit yung invite na lang. So, when you invite, you are doing inquiry. Di ba? No letter. Utilization, ginamit. Learner center, that's the curriculum that we are following. Concept related? Di naman po, siguro. Pinakamali po yung letter D. And we have there the inquiry related. Oh, mga nakatama dyan, balakpakan na sarili. Humahalakhak, tumawa dahil pang top nature ang iyong kalidad. Very good. Sige, let me highlight, no? Are we allowed to do vlogging? Yes. That's part of the technological technology integration matrix, okay? The entry, the adoption, the adaptation, the infusion, and the transformation. Yung transformation, yun yung pinakamataas. Yung ginamit mo ang isang platform na iba naman ang purpose dapat. Diba? Social media, diba? Pakipaghalubilo lang. Pero pag ginamit mo yan as a venue for teaching, that will become transformative. Okay? Oh. Yes, the TPAC model. Very good, Queenie, Mante. Ayun, magaling to si Queenie. Lagi ko itong nakikita nagko-comment. Okay, the SAMR model. Ano nga yun? Substitution, augmentation, modification. The last one is redefinition. Pag sinasabi nating substitution, walang functional change. Okay, sinubstitute mo lang. Pag sinasabi nating augmentation, may change at meron ng functional change. Okay? Redefinition, modification, you are just doing redefinition, redefining task, okay? Pero kapag modification, redesigning, okay? Redefinition, that's new task. Ulitin natin. Clue word po ang sasabihin ko, of course. Substitution, no functional change. Augmentation with functional change. Modification, redesigning. Okay? Redefinition, that's new task. May salitang new task. That's a pinakamataas. Okay? So, some are. Maraming technology related, no? Ngayong board examination ninyo. Clue lamang po yan. Marami dyan. Okay? Next. Ligwak, ayos lang po. Tama. Pang top notcher ang utak mo kapag hindi mo ito nabasa kahit saan, pero nakasagot ka naman po ng tama. Okay, next item. Last item, no? And then drill tayo from the top. For Vygotsky, what is the key concepts in the term scaffolding that is provided by teachers to learners so that they can complete their learning tasks? Again, para kay Vygotsky, ano nga yung theory ni Vygotsky, class? That's the zone of proximal development, di ba? The sociocultural theory. Meron ba? Sa kanya ba ang sociocultural? Verify natin, no? Sociocultural theory. Ah, yes. Tama ako. Okay, sociocultural theory. Ano ba 'yon? Ano ba yung pinaka-famous kay Vygotsky, ang salitang scaffolding, pero hindi siyang nag-coin 'yan si Brunner, pero siya po yung gumamit yung scaffolding. So yung ZPD, zone of proximal development, yun po yung nagawa ng bata with the aid of the more knowledgeable others. So yung ZAD, yun yung kayang gawin ng bata nang mag-isa lang siya. Okay? Again, yung ZAD, yun yung kayang gawin ng bata na mag-isa lang siya. Zone of actual development. Pero kapag ZPD, yun yung kayang gawin ng bata na may tulong ng more knowledgeable others. Yung tawag dyan, scaffolding. Okay? Scaffolding. Si Vygotsky po yan. Okay? So, ipaniliwanag ko lang po si Lev, ha, Vygotsky. Pero wala pa tayong choices.
A, right information. B, correct attitude. Letter C, proper procedure. Letter D, appropriate assistance. Pang top natural tanong na to. If you are the one answering this question, what are the words that you are going to underline? Word or words? Good evening po, nahuli ako. Don't worry, I will upload this one. At para po sa mga magjo-join ng final drills, you can just message this page, Facebook page. Okay? Mm-hmm. Ano sagot? O dapat huwag magmadali. The signal is very poor. Provided by the teacher to learners. Complete, appropriate, assistance. Aba, magagaling na kayo. Very good, no? Pero merong nagkakamali. Iba na yung, kung may gusto akong i-highlight sa aking live tonight, it's the word synonyms. Okay? Bakit? Actually, yung mga salitang ginamit dyan sa question, may synonym yan dyan sa choices. Atin-atin lang to ha. Kayong 5,000 people na nandito pa rin, nakasubaybay, tandaan nyo po ito. Ito po yung gusto kong i-highlight. Kahit anong katanungan pa man yan, kahit hindi mo man yan alam, hanapin mo lang yung mga salitang magkasing kahulugan. Nandyan yan. Meron yan sa question, hanapin mo lang po ang synonym niya doon sa choices. That's one thing na hindi masyadong napansin ng iba. Okay? And here, the keyword here is, kahit si Vygotsky, underline mo na lang siya. Alam mo na po kung anong ginawa ni Vygotsky. Dapat may more knowledgeable others. MKO, di ba? Ano yung MKO? More knowledgeable others. O, dahil may more knowledgeable others, dapat may assistance. Dapat may appropriate assistance. Ganun po yun. That's how easy board examination is. Kahit hindi mo alam, kahit hindi mo nakita kahit saan yan, kaya mong sagutin yan dahil may testmanship ka. Okay? At I will teach you more of this one sa board exam, I mean sa final drills. So, I am inviting you. Mura lang naman ang aking final drills. Gen Ed at Prof Ed na yan, 3 nights ko pong ituturo yan. Okay? 3 nights ko pong ituturo yan. And I think I will start early, no? 5 o'clock para at least matapos ko siya 12 midnight or 11 p.m. Okay? So, let's drill from the start po para at least meron kayong babalikan after this live. Mula simula, o mag, ano tayo? Mag-transductive. Alam niyo yung MKO sa amin. Very good. Oh, MKO, oh, MKO ka sa amin, Jared. Sige. For those who are asking, you just have to message this page. The page, Melvin Isabel Boracha message. Okay, drill time. Handa na ba? Yes, ano yung ginawa ni Vygotsky? The socio-cultural theory. Ano yung word na famous na ginamit niya? Scaffolding. Pero sino ang nag-coin sa salitang scaffolding? Si Brunner. Kapag may scaffolding, sa choices merong assistance. Okay? Again, kapag merong scaffolding, merong assistance. Anong ibang tawag sa scaffolds? More knowledgeable others. Ano yung kayang gawin ng bata na mag-isa siya? Zone of actual development. Ano yung kayang gawin ng bata na meron ng scaffolding? Scaffold. That's ang tawag doon. That's the zone of proximal development. Pag sinasabi natin nag-invite ka ng isang speaker, anong tawag dyan? Inquiry related. Again, kapag nag-invite ka, inquiry related. Yung presence ni teacher as facilitator, yung presence dapat nandun. Okay? Pag sinasabi natin teacher, meron siyang power. Ano yung power ni teacher na nagbibigay siya ng grado?
reward power. Ano yung power ni teacher na nagpapakita siyang magaling siya magturo? Expert power. Kapag si teacher ay second parent, that's legitimate power. Kapag si teacher ayaw niyang sinasagot-sagot siya, gusto niyang i-reiterate yung power niya over the students, that's coercive power. Kapag naman po nagbibuild ng consensus si teacher, that's referent power. Okay? Let's go to the managing surface behaviors. Pag sinasabi natin you transfer seat, that's physical restraint. Pag sinasabi natin lumabas ka, that's antiseptic bouncing. Pag sinasabi naman po natin psh, that's signal interference. Pag sinasabi kong shut up, that's direct appeal. Pag nirapitan kita, proximity control. Pag idinilap ko lang yung mata ko, that's non-verbal communication. Okay? Pag sinasabi ko na, pag sinabi kong, give me your cell phone. Anong tawag dyan? Removal of seductive objects. Anong tawag? Removal of seductive objects. Pag sinasabi naman natin, grading ng mga bata, punta tayo doon. Pag sinasabi natin, kindergarten, ano yung grade nila? Checklist and portfolio. Pag sinasabi natin, grade 1 to 10, ano yung grade nila? The four quarters will determine the final grade. Okay? Pag sinasabi ko naman, grade 11 and 12, two quarters will determine the grade in a semester. Pag nakakita ka ng salitang bimester sa board exam, ano yung isasagot mo? Year. Okay? Year. Whole year. Malinaw yun? Yes. Let's go to promotion and retention. Kailan ka magpo-promote? 75. Anong gagawin mo kapag may two failures? Pass the remedial and go to the next grade level. Kapag sinasabi natin isa lang ang bagsak, the same. Pass the remedial and then i-proceed mo siya sa next tag dyan. Next level. Paano kapag ang bata may tatlong failure? Retain na yan. Hindi na siya pwedeng mag-proceed. Diba? Ano yung pinakamaliit na grade na pwede natin ibigay? 60. Paano, pwede mo bang ibagsak ang bata dahil sa kanyang mga absence? Yes, kapag ang kanyang absent ay 20%, no, or more na po sa total number of school days. Okay? So, again, kapag 20% or more na, pwede na po siyang ibagsak. Okay? Malinaw yun? So, ayan, nakakahingal, no? What about for the descriptors? Pag sinasabi ko 75, that's fairly satisfactory. Pag sinasabi kong 80, satisfactory. Pag sinasabi kong 90, that's advanced or outstanding. Pag sinasabi kong 89, that's very satisfactory. Pag sinasabi ko namang 74, that's did not meet expectation. What is the lowest grade that you can give? 60. Malinaw yun? Yes, very good. Nakakasabay ka pa ba dyan? Yes, pag-usapan natin ang multiple intelligences of Gardner. Sino yan? Ang multiple intelligences. Pag magaling ka sa math, that's logical, mathematical. Pag bobo ka sa math, I mean, tayo naman lahat, no? That's, maliban na lang sa mga math majors dyan, shout out sa inyo, believe ako sa inyo. Ayan. That's dyscalculia. Kapag hindi ka magaling mag-spelling, dysgraphia. Kapag hindi ka magaling magbasa, that's dyslexia. Kapag naman po appetite, dyspepsia. Kapag spelling, dysgraphia. Okay? Now, kapag sinasabi natin naturalist ka na intelligent, magaling ka sa ecological data, okay? O natural situations whatsoever. Kapag naman po ay kinakausap mo yung sarili mo, intrapersonal. Kapag naman po magaling kang makipaghalubilo sa iba, interpersonal. Kapag naman po magaling kang kumanta, musical. Kapag magaling ka sa mga kamay-kamay-kamay, that's bodily kinesthetic. Okay? What about magaling ka sa puzzle? Visual, spatial. What about magaling ka magsalita? Linguistic. What about tinatanong mo sarili mo, why did I exist? Ano ang halaga ko sa mundong to? That's existentialist. How many intelligences? 9 intelligences. Okay? So, hindi ibig sabihin bobo siya sa math, bobo na talaga siya. You just don't know the multiple intelligences. So, may excuse na tayo na hindi tayo magaling sa math. Pag sinasabi naman natin, John Piaget, ano yung maalala mo? Cognitive development theory. Ano yung 4? Sensory motor, pangalawa, pre-operational, pangatlo, concrete operational, pang-apat, formal operational. Pag sinasabi kong object permanence, sensory motor, pag sinasabi kong abstract, formal operational, pag sinasabi kong centration, pre-operational, pag sinasabi ko namang irreversibility, pre-operational, pag sinasabi ko namang reversibility, that's concrete operational. Anong theory?
cognitive development theory. Pag sinasabi kong Cinderella and Marvel cartoons, that's pre-operational under animism. Very good. Nakakasigot ka ba dyan? Yes, ano yung ginamit ni Pavlov? Ah, so ano yung ginamit ni Watson? Little Albert, father of behaviorism. Watson, what about for Rat? B.F. Skinner, ano yung offshoot sa operant condition eh? Computer-assisted instruction. Ano yung offshoot ng perennialism? I mean, ano yung offshoot ng existentialism pala? Progressivism. Pinapili ko ang bata. Existentialism. Gumaling siya. May betterment. Progressivism. What about societal problems gusto kong isolve? Social reconstructivism. What about for 3 R's? Essentialism. What about for mahalaga? Essentialism. What about for evergreen ideas? That's perennialism. What about for ideas? Spirits, souls, faith. The teacher wants the students to memorize the 28 rules of grammar. That's idealism. Si teacher daw hindi nagbebenta ng ice candy inside the classroom. That's idealism. Walang ganun, di ba? May kailangan po ng side income si teacher dahil maraming loan. Very good. Anong tawag sa true or false? Alternative response. Pag sinasabi natin connect ideas, ano yan? Mapping. Matching ba yun? Hindi. Again, ano yan? Mapping. Pwede mo bang i-announce ang scores ng bata? Hindi. O, tawagin mo yung, anong gagawin? Tawagin mo yung bata, mag-personal conference kayo. Pwede mo siya pagalitan in front of the class? Hindi. Meron akong isang kakilala, kaibigan ko, classmate ko, tumigil siya sa pag-aaral, sinira niya yung buhay niya. Nagiging, ang tawag dito, nagiging pasaway talaga siya no, sa mga magulang niya. Sinira niya yung buhay, nag-inom siya, nag-yoyosi siya, minsan pa nga, no, gumagamit siya noon, no, pero hindi na ngayon, ha? Bakit? Anong dahilan? Matalino yon. Yes, no? Kakapantay-pantay ko yon. Nung elementary kami, ako yung fifth. Kasi po, marami ako absence talaga, no? Tapos, siya yung sixth or minsan siya yung fourth. Tapos, ako yung panglima. Parang ganun. Tapos, magkapit-bahay kami. Anong nangyari? Nung third year high school sila, listen to me, ganito yung nangyari, ha? Makakasira ka ng kinabukasan talaga. Bakit? Nagka-LBM siya. Okay. Hindi na kami magkaklase nung high school. Kasi ibang eskwelahan ako. Pero ang nalaman ko yung istorya, galit na galit ako sa teacher niya. Bakit? Nag-LBM siya, tapos walang tubig yung CR. Tapos, of course, dahil walang tubig, paano mo i-flush? So, nakita ng teacher, pinagalitan in front of everyone. Ano nangyari? Tumigil siya sa pag-aaral and he never went back. Hindi na siya nag-aral ulit. Kailanman. Sinira niya yung buhay niya. What's the cause? It's the teacher. And I hope that walang kinabukasan na sisirain ka in the near future. I hope that you will not be an accomplice of anything na makakasira. Huwag ka sanang tatamad-tamad kapag nasa DepEd ka na, no? Karamihan kasi, no, parang binabaliwala na lang yung passion nila sa teaching. Hindi naman natin masisisi dahil yun nga, kapag masyado kang passionate, no, minsan you're crossing the lines at saka matulfo ka dahil masyado kang caring sa mga anak mo, sa mga bata, no? Kaya minsan sinasabi na lang, business like na lang, okay, magtuturo ako. There's no connection at all, which is very wrong. Students cannot learn from teachers they do not like. But the thing here is, kapag masyado tayong nagiging compassionate sa mga bata, nagagalit tayo nang nagagalit kapag mali na yung nakikita natin sa kanila. At minsan, na-videohan, aba, matulfo ka, mawawala yung lisensya mo. Tapos pinaghirapan mo pa naman. Alas, kita mo, alas 9 na, dapat natulog ka na ngayon. Tapos, ayan, nandito ka pa rin, nag-aaral. Tapos, sasayangin mo lang. Your turn between two things, no? Kailangan mo mag-survive, kailangan mo maghanap buhay. So, ikaw na pong bahala dyan, ha? Oh. So, again, pag sinasabi, okay, balik na tayo sa drill. Pag sinasabi natin audiovisual, that's making the abstract concrete, okay? Indirect is specific to general. What about direct? General to specific. Plus, our topic for today is noun. Deductive, direct, okay? What about examples before the general? That's specific. Malinaw yun? Yes, the inclusion of logic and critical thinking. Ano yun? That's rationalism. Pag sinasabi kong father of utilitarianism, Jeremy Bentham. Pag sinasabi ko namang going beyond natural,
metaphysics, pag sinasabi kong mental processes, cognitivism, pag sinasabi kong environment, behaviorism. Again, ano yun? Behaviorism. Pag sinasabi kong prior knowledge, constructivism. Anong ihalaga ng constructivism? Kaya may review. Before you introduce new topic, dapat meron kang review. Bakit? Because of constructivism, you need to relate the previous topic to the topic that you're about to discuss. Malinaw? Oh yes, very good. Nakakasabay ba ang taong bayan? Balakpakan mo ang sarili mo dahil 24, 23, 22, 21 days na lamang po board examination nyo na. And I hope that you are prepared enough. I hope that your testmanship is sharp enough po para tugisin ang lahat ng katanungan sa board examination and answer as many as questions as you can, but never forget to rationalize why that choice is the correct answer. Maraming salamat po sa panunood ninyo. Natuto ba kayo? Nakakasabay ba kayo? So kapag nakakasabay ka, one thing is for sure here, you are a passer. And nanunood ba sa akin ng Top Notcher? Sabihin nyo nga yung mga pangalan nyo na may LPT sa huli. Very good. Maganda bang pakinggan? Mas maganda kapag nagkakatotoo yan. So, gawin nyo po ang lahat ha. Ibigay nyo na po ang lahat ng kaya nyong ibigay sa board examination na to. This will only happen twice a year. Masakit po. Masakit po ang bumagsak. Hindi ko man naranasan yan sa aking board exam, pero alam ko po ang sakit at pighati ng mga bumagsak. Ayos lang naman eh kapag ikaw lang ang babagsak. Di ba? Pero what about the dreams of your mother, of your father, of your parents, sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa resources na binigay nila, sa moral support na binibigay nila? Kaya mo ba silang makitang masaktan? Kapag ka hindi naman po, give everything that you can give for this board examination. Nakikita mo man po ang nanay mo dyan, nasa tabi mo, just look at them. Lahat siguro, I don't mean to offend siguro sa mga may nagre-review center. Of course, may kaya sila. Pero most of the people na nanood sa akin ngayon, it's because they cannot afford review centers. And I assume, kung hindi nyo na-afford yung review center, so ibig sabihin, mahirap ang buhay. But still, you're able to go this far. Napaka-konti na lamang po ng sakripisyo. And you just have to keep moving forward. Never give up. Tsaka ka na magpahinga on March 20. Okay? Ilang tulog na lamang po yan. Maraming salamat po sa inyong panunood and see you on the next live. I hope that you will still be with me. I-upload ko to, and for those who wish to join the final drills, I encourage you to join. Maraming salamat at this has been Sir Melvin Buracho, the viral tapasero to maestro, saying if you wish to top the board examination, you have to treat the board examination as badly as you want to breathe. Goodbye and see you next time. Maraming salamat sa Star Senders at maraming salamat sa Super Sticker Purchasers. Ingat kayo lagi.